Ang pinaka-importante ko kasing gawin dyan, ng lending, financing at banko, is ma-exhaust niya, no, yung kanyang paniningil. Ibig sabihin ho, lahat ho ng effort na gawa niya na, no, sa paniningil. Nandiyan po yung pagtawag, pagpunta, no, pagbisita, at ang pinaka-importante po is yung pagpapadala at pag-re-receive ng demand letter. May nagtanong sa akin, Boss Ray, magtanong ko lang din po, since nabanggit niyo po, diretso na po sila mag-file ng small claims. Saan naman po kayang lugar masusunod? Sa lugar po ng i-complaint ng OLA o sa lugar ng mga taga-OLA at nakalagay na address? Alright, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago po natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Paumanhin ho ulit, no? At talagang napakasama ho ng boses ko dahil ho, ako ay, actually may trangkaso ho ako. Ano po, sinisipon, inuubo, at napakasakit po ng katawan ko, no? Pero sagutin ho natin itong katanungan na to, no? Actually, napakaganda katanungan po nito, no? Dahil nga ho, no? Sabi ko nga, no? So, nung nakaraan po nga, no? Nakaraan po nating video, na hindi na ho kailangan pa ng certificate to file action, no, para po makapagsamba ng small claims ang ano, ang mga lending, financing or banko, no, or even OLA, no. Kaya lang nga ho, kasi itong mga OLA na to hindi ho nasunod sa batas, no. Mas marami ho silang ano, nilabag, kaya ho hindi ho sila makakapag-file, no, ng kasong small claims. Pero ho, ito sasagutin natin siya, no? Kasi ho, para at least meron ho kayong idea, no, kung kayo ay nakahiram sa lending, financing or sa banko. Okay. Kagaya ho na sinabi ko, no, so hindi na ho kailangan ng ano, ng certificate to file action, no. Ang pinaka-importante ho kasi gawin diyan ng lending, financing at banko is ma-exhaust niya, no, yung kanyang paniningil. Ibig sabihin ho, lahat ho ng effort na gawa niya na, no, sa paniningil, nandiyan po yung pagtawag, pagpunta, no, pagbisita, at ang pinaka-importante po is yung pagpapadala at pag-re-receive ng demand letter. Okay, yun po ang pinaka-importante dyan. Okay. Ngayon po, kung nagawa niya na po yun lahat, no, at hindi pa rin po talaga tumugon o hindi pa po nakabayad yung, ano, yung may utang po, no, yan po, pwede nang sampahan ng small claims, no, sa lower court po, no? At ano po yan, kalimitan yan, no, dun sa address nung lending, financing, or banko. Or in your case po, sinatanong nyo po, is dun sa OLA. Kung saan po naka-address, no, yung lending, financing, at banko. So, kalimitan po dun yan. Okay? Let's say, hope, for example, kayo po nakatira sa, ano, sa malayong lugar. O, say, let's say, sabihin natin Mindanao. Okay? Pero ho, yung nahiraman nyo, kasi nga ho, OLA, online yan, no? Eh, dito sa, ano, sa Metro Manila nakaano, sa Metro Manila ho gaganapin yan. No? Depende ho kung saan city sila nakaano, naka-opisina. Ano po, saan ho yung address nila. Doon ho, ano, magaganap yung, ano, yung pagsasampa ho ng demanda. Ano po, yun ho ang kadalasan, ano, na nangyayari. Ano po? Kasi ho, syempre, ang gagawin ho ng mga lending, financing at banko or even yung mga OLA na yan, kung saan po sila nag-uupisina. No? Kung saan paboro sa kanila yung lugar. Alam nga naman, kung pumunta pa sila ng Mindanao, dun pa sila mag-file. Di po ba? Eh, na ano naman yun, legal naman ho yun. No? So, pero ho, no, kung kayo ho, kung hindi ho kayo satisfied dun sa aking sagot, no? Dahil nga hindi nga ho ako abogado, no? Ako ay maniningil, no? It's just that may mga experiences po ako kasi nasasama po ako dun sa mga abogado namin before, no? Pagka po kami ay nagpa-file ng mga ano, ng kaso, no? Ngayon, kung ano, hindi kayo satisfied sa aking sagot, maaari naman po kayo magtanong, no, sa mga abogado, no? Pwede ho kayo pumunta sa mga notary public, no? May mga abogado po yung mga yan, no? Pwede ho kayo magtanong doon. Or kung may kakilala kayong abogado, tanungin niyo po, no, mas mainam ho 'yun kasi 40 ho nila 'yan, no. Matagal ho nilang pinag-aralan 'yan, nagsunog ho sila ng kilay para ho matapos nila 'yan, no. Kaya ho, pinakamaganda hong tanungin diyan is yung mga abogado natin, no. Pero ho, pagkakaalam ho talaga, no, is kung saan po yung address nung lending, financing or banko, doon po isasampa yung kaso.
no? Regardless po yan, kung small claims yan, no? Or let's say, for the sake of argument, kagaya na sinasabi lagi ng mga OLA, yung estafa, di ba? Ano ho, kung saan ho naka-address, no? Yung negosyo or yung lending, financing at bank. Ang pinakamaganda hong gawin nyo dyan, no, para humaiwasan nyo is bayaran nyo po, no, tugunan nyo. Dibaga, huwag nyo na hong paratingin pa na mabigyan pa kayo ng demand letter. Di po ba? Makipag-ugnayan ho kayo sa kanila, no. Yung mga lending, financing at banko, napakadali hong kausap niya mga yan. Ano po? O po, pwede ho kayong ano, makipag-ano sa kanila, kumbaga, gumawa kayo ng ano, ng payment options. No? Marami naman hong paraan para kayo ho ay makabayad. Ano po, pwede ho yan, yung payment holiday, restructure, marami ho yan. Depende ho yan sa lending, financing, or banko, kung ano ho yung meron sila na payment option na nababagay o ano kumbaga, yung uubra ho sa inyo sa kalagayan nyo ngayon. Ano po, pero dito sa mga OLA na to, eh, wag ho kayong umasa na may mga payment option yung mga yan. Dahil unang-una po, no, eh, hindi ho marunong maningil yung mga yan. Nagaya ho ng lagi kong sinasabi sa inyo, scripted ho yung mga yan. Pag nawala na ho sa script, no, yung kanilang sinasabi, waring may tinanong kayo sa kanila, ay magagalit na lang yung mga yan. Magmumura na lang. No, kasi wala naman talaga silang idea sa paniningil. Eh. Mga inupo lang yan dyan. O, yan, sige, tumawag ka. Ganun lang ho ang ginawa sa kanila dyan. Ano po, wala talaga silang ka-experience. Kaya ho, ganyan ho ang ano ang diskarte ng mga yan. O, nakakalungkot lang ho talaga kasi sa totoo lang napakaganda ho nung ano eh, nung idea nung online lending, no. Kasi ho, ang bilis eh, ang bilis magpautang. It's just that ano ho eh mali ho yung pamamaraan eh. Di ba? Dapat 'yan, hindi mo na nila dinidisburse, no? Tapos dapat 'yan, walang ano, walang privacy breach. Di po ba? Dapat ini-explain kung magkano yung inuutang ninyo o yung hinihiram po ninyo. Para alam nyo yung obligasyon ninyo. Hindi yung nabubulaga kayo na after 7 days pala, kailangan bayaran nyo na. Dapat to, nasunod sila dun sa ceiling on interest rate. No? Kasi yun, sa ceiling on interest rate, 15% per month po yun. Tapos, ang penalty po nun is per month. No? Ba, kumbaga, ang pagbabasihan po nun is dun sa amount due. No, kung, for example, ang amount due nyo is let's say 5,000, ang base nung 5%, 5,000, pero sa buong buwan yun. Ngayon, sumunod na buwan, hindi na naman kayo nakabayad, o matadagdagan na naman ho siya ng, ano, ng 5%. Ganun po yun. Hanggang po ma-meet, ang meron hong ano yun eh, hanggang ma-meet po yung doubling amount ng loan. For example po, yung loan nyo nga is 5,000, po pwede lang po sila mag-penalty, no, hanggang 10,000. Ibig sabihin, magiging total po 10,000. Ganun po. Hindi siya po pwedeng lumagpas doon. Basta dodoblihin po yung amount nung ano nung loan. Ano po? Yun po ang ano nakalagay po sa ceiling on interest rate. Pakibisitan niyo po yung ano sec.gov.ph. Nandun po siya yung ceiling on interest rate para kahit papaano po maintindihan niyo rin. Ano po? Kasi ang pinaka-importante ho diyan is maintindihan niyo po yung mga batas po natin no na pinaiiral dito sa Pilipinas na nakakasakop po sa pagpapautang, no? Ano ho, i-educate niyo po yung sarili po ninyo, no? Tsaka huwag ho kayo matatakot doon sa mga sinasabi nila na pupuntahan kayo sa bahay. Ano po? Yan ho ang traditional way po ng ano ng paniningil. Ano po? Huwag ho kayo kasi ginagawa nila pinananakot nila yun. Hindi ho dapat pinananakot 'yun kasi yun ho ang traditional way ng paniningil. Mas mainam nga ho yung pumunta sila sa bahay niyo para magkaintindihan ho kayo eh. Di ba? Kasi ang hirap-hirap po. Pero yun yung pag-telepono lang. O, tapos ano, pagagalitan kayo, mumurahin kayo. Di ba, hindi kayo magkakaintindihan eh. O, pagka ho yan harapan, magkakaintindihan ho kayo yan. O, di po ba? O, dun ho nga, kagaya nung ano, yung sagot ko ho dito, no, yung demanda ho is kung saan po naka-address yung negosyo o yung lending company. No, kung ako sa inyo, bayaran nyo na lang po, no, pag ipunan nyo po siya, no. Tapos, kumbaga, pag nakaipon na kayo, bayaran nyo siya one shot. Ano po? Tapos kung gusto niya talaga manghiram pa rin, eh doon ko sa mga lending, financing at banko. No, bukod ho sa malaki na, mahaba pa yung term, no, at naaayon ho kung doon sa ano niyo, sa kakayanan niyo, yung babayaran po ninyo. No, hindi ho mag-a-approve yan ng hindi niyo kakayanin bayaran. Ano po? Tsaka i-explain ko ano po yung inyong magiging responsibilidad. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos.
Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And gunin ko na rin po itong opportunity na to na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.